Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga auntie, mga uncle, mga inday. Heto na, andito tamo ako sa loob ng port sa Tagbilaran. At ito na yung pagkakataon na puputuli na natin ang ating biyahe, mga inday. At babalik na tayo sa ating probinsya kung saan tayo nanggaling. I think I will end my trip here in Bohol. Kasi nagsimula ako sa Moalboal, buta ng Oslo. Tapos nagsikihor pa ako, mga inday. Pero hindi na ako masyado nakapag-video sa Sikihor kasi may vlog na ako nung dati. So, ito na yung panahon, mga inday, na babalik na tayo sa ating probinsya. Pero sa pagkakataong ito, mga inday, ay naiwan ako ng aking barko direkto Dumaguete. At yung naiwan na lang, mga inday, ay alas 3 ng hapon papunta ng Sikihor to Dumaguete. At medyo mahal yung pamasahe, pero okay lang. So nagpaabot na lang ko, mga inday, hanggang alas 3 ng hapon para makasakay pauwi ng ating probinsya. Alam mo, mga inday, sa biyaheng ito ang dami kong mga natutunan tungkol sa mga iba't ibang lahi, iba't ibang mga tao, iba't ibang mga personality. Ang dami kong mga namit, mga inday, na mga afam. Sa biyahe kong ito ay dalawang Pilipino lang talaga yung kasama ko. Usually talaga mga afam, mga babae, mga lalaki yung mga nakasalamuha ko. At ito pala yung feeling, mga inday, na mag-say goodbye na kayo sa isa't isa, lalong-lalo na na-close nyo na yung isa't isa, na pareha kayo ng mga kalugug-utok. Kaya pala ang dami mga travelers sa mundo, mga inday, nagta-travel-travel kung saan-saan. Kasi talaga nakaka-addict. Hindi lang yung lugar na pinupuntahan mo, kundi yung mga taong nakakasalamuha mo. Pero sa akin, mga inday, gustuhin man talaga nating magbiyahe talaga, ikuti natin yung buong Pilipinas, pero hindi pa kaya ng ating bulsa. Kailangan talaga ng pera kapag ikaw ay bumiyahe. Although sa biyaheng ito ay very cheap talaga yung nagastos ko dito, mga inday, pero kailangan talaga ng pera. Napagod talaga ako sa biyaheng ito at nakikita nyo naman dyan sa mga upuan dyan. Puro naman mga foreigner, mga Koreana, mga Koreano, mga Afam yung mga kasama ko dyan. Ako lang din dito nag-iisang Pinoy sa bangko na aking pinungkuan. At sa wakas sa dalawang oras na pababiyahe, mga inday, sus ko, napakatulog talaga ako nyan. Oy, eto, may nakuha pa ako sa Tarsier. Pumunta kami doon sa Bohol, mga inday, na kita-kita yung mga malalaking mata. At nandito na kami ngayon sa Sikihor. Yung mga foreigner dyan, mga inday, bumaba na. At ako naman nag-stretching-stretching pa muna ako, mga inday, kasi another 2 hours naman yung bibihiin natin. At saka gabi na yan, plano kong dumiretso talaga magbiyahe papunta ng aking probinsya sa Mabinay, Negros Oriental, mga inday. Pero nagabihan na talaga ako, kaya nag-book na lang ako ng another hostel sa Dumaguete. The reason why na nag-book ako ng hostel sa Dumaguete, mga inday, is may mamimit up tayong isang Polish guy sa Dumaguete na gusto makipag-meet sa akin, na gusto niyang tulungan si Ernest. Kaya makipag-meet muna ako sa kanya bago ako uuwi ng probinsya. At alam niyo ba, napakaswerte at naging kumpleto yung biyahe ko dito sa Bohol, kasi hindi ko inaasahan na makikita ko ang aking idol na si Miss Cynthia. Ayan, nakita kami sa Alona Beach, mga inday. Early in the morning, pumunta ako ng Alona Beach para magtingin ng sunrise, pero hindi ko inakala na andun pala yung idol ko. Habang naglalakad ako, minakita man akong babae na familiar talaga sa akin, so nila lapitan ko siya. Ayan siya. Guys, so nakita na ko si Miss Cynthia. There is a boat. Hello. Kasimple, kaayo ni mo, Miss Cynthia, no? Ano, magunsa man ko dapat, eh. Magunsa, ako nakita sa video ba mo? Alam, sad ako nakita sa personal. Ano, magunsa man ko dapat? Oh my gosh. Wala, wag ko ga-expect. Wag ko ga-expect na makita tiga diri sa buhol. Nakita natin ko, si Miss Cynthia man dyan, di ba? Grabe. Uy, kaswerte na ko karong buntagan. Hello, magbuntag ni Junta na. Kasi Miss Cynthia, o di ba, sikat kaayo sa Philippines. Char, Philippines, char. Uy, nice meeting you, Miss Bye. Cynthia. Bye, enjoy. Taga asa ka? Taga Mabinay ko, Dumaguete. Three hours away from Dumaguete. Ah, okay. Sikat enjoy na kaayo ka. Enjoy. Sa part na ito, mga inday, ay nag-usap kami ni Miss Cynthia tungkol doon sa mga free diving na kanyang hinahandle. Kasi si Miss Cynthia dito sa Bohol ay may travels and tours din siya. So, tinatanong ko siya kung magkano yung rate niya, kasi gusto ko na siya yung kunin ko sa aking free diving or fun diving. Kaso nga lang, hindi na natuloy yung mga free diving or fun diving na pinaplano ko, mga inday, kasi kailangan na nating umuwi ng ating probinsya. Plano ko sanang invite si Miss Cynthia ng breakfast, lunch or dinner, mga inday. Kaso nga lang, napangunahan talaga ako sa hiya. Nahiya talaga ako dyan sa mga inday, kasi si Miss Cynthia during that time nagbablog pala siya niyan. Tapos na-flash pala niya ako ng konti sa kanyang vlog. Check niyo yung vlog niya sa Facebook, mga inday. Nakita pa ako doon at happy ako kasi nakita ko talaga siya ng personal. At alam niyo ba kung anong ginawa ko, mga inday? Kinabukasan, naglibot-libot talaga ako doon sa lubog at hinahanap ko yung payag niya, mga inday, kung talaga makikita ko ba siya malapit sa kalsada. Pero hindi ko talaga nakita yung bahay niya, yung payag niya, yung nakikita natin sa video niya, mga inday. So bala ko sana makipagkita sa kanya
niya ulit. Pero nahihiya talaga ako mga Inday. Uy, sikat na mong dito kayo si Miss Cynthia. Nahihiya talaga ako. Pero thank you so much Miss Cynthia sa maliit na time na binigay mo sa akin. At sorry sa disturbo ng iyong pagbablog at pagkakape. Hoping to meet you again. At sana maibintahan mo akong bumalik ng Bohol one of these days. Ay, charot. So ayun mga Inday, naging kumpleto yung biyahe ko dito sa Bohol dahil nakita ko si Miss Cynthia sa wakas, sa personal. Kung ano man yung nakikita natin sa video na in-upload ni Miss Cynthia sa YouTube niya, sa Facebook niya, ganun lang din siya sa personal mga Inday. Napaka-charming, napaka-smiley niyang tao, hindi hambog mga Inday. Kung iba siguro yung mga Inday, no, hindi na tayo nililingon, hindi na tayo kinakausap. Pero si Miss Cynthia, kinakausap tayo. Medyo nalungkot ako sa biyaheng ito mga Inday kasi pauwi na tayo. At aside from malungkotin, napagod na ako sa biyahe kasi ang tagal-tagal kong nagantay ng barko at ang tagal-tagal nakaupo sa barko kaya na parang na-drain na talaga ako dyan mga Inday. Oy. Tapos iniisip ko na ay, uwi na ako, balik na ako ng dati akong buhay. Pero plano ko pa rin mga Inday na bubiyahe pa rin tayo. Oy, kasi napakaganda makita mo yung mga bagong tanawin, mga bagong lugar, mga iba't ibang tao, makakasalamuha mo. So plano ko pa rin mga Inday na bubiyahe pa rin tayo. Pero this time, kailangan na muna nating mag-save, mag-ipon. At sa wakas mga Inday, sa haba ng biyahe ng barko, nakarating na rin ako dito sa Dumaguete. Alas 8 na po yan ang gabi na nakarating tayo sa Dumaguete at pupunta na rin tayo sa ating hostel. At buti na lang yung hostel na binuko is hindi masyadong malayo dito sa port ng Dumaguete. Ay, salamat po guys. Susuka ako sa barko eh. Tingnan yung mga Inday, oh, ang lakas ng alon. May kimpang-kimpang yung barko mga Inday. Pero pupunta na tayo sa hostel ng aking tinok mga Inday. Nag-book ako kaagad. Kasi akala ko sa kaibigan ako matutulog ngayong gabi. Pero malayo-layo yung bahay ng kaibigan ko. So nag-book na ako ng hostel dito. Tingin yung barko mga Inday. Oh. Grabe, nag-kiling-kiling yung barko mga Inday. So, diretso na lang tayo mga Inday. Kakapagod sa biyahe ito eh. Ang tagal. Finally here in Dumaguete. Alright guys, andito na ako sa hostel. And maganda yung hostel nila dito mga Inday kasi malinis. Meron ng mga gamit. Tapos may washing sila mga Inday. Ayan, tapos yung si Arya. Siguro yung may-ari nito mga Inday is hindi makapagsalita. Kasi sabi niyo sa akin kanina, nag-ano lang kami ba, nag-sign language lang kami. So yung mga ganyan siya, ganyan sign na ganyan. Tapos ang cute ng CR naman is, diba, malinis. Malinis ang CR nila, malinis yung kitchen nila. May mga sign, paper cartons. So, organized mga Inday. Tapos, dito yung ito. Ayan, may heater, may microwave. Ayan, may libre pang coffee. Diba? Maganda, malinis mga Inday. Tapos, dito yung mga bawal. Good morning, guys. Good morning, mga Inday. Good morning, Dumaguete. So, kagabi mga Inday, nakatulog talaga ako ng maayos. At first time sa aking pag-hostel na nakatulog ako dito sa itaas ng bunk bed mga Inday. Kasi usually, sa ilalim talaga ako natutulog pag nag-hostel ako mga Inday. Pero okay naman, comfortable tayo kagabi. Ang ganda nung higaan nila. And today mga Inday, mag-i-impakin ako kasi one night lang ako nakabook dito. And may i-meet up tayo later. Pag-prepare mo po muna ako. Hi! So, we're here now in Navarro Apartment in Dumaguete. Gusto makipag-meet sa akin mga Inday. Isang Polish guy na gustong tumulong kay Ernest. So, mag-wait na lang tayo sa kanya. And kasama ko ang aking amiga. Say hi, amiga! Hi! Hello! Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Hey, Christian, yours? Hard. Hi, nice to meet you. Hey. My friend. You all right? Yes. Good. Okay, let's go inside straight away. Go on. Go on, light this first.
On the top. Yeah. Wow, you're getting ready. Yeah. Siya po si Christian, isang Polish guy, 30 years old. 2 months na pala siya nakatira dito sa Dumaguete. At kinontak niya ako, mga Inday, dahil gusto niyang tumulong kay Ernest. So may mananalaman man tayo tungkol kay Ernest. Kaya sinabihan ko na lang siya, shinare ko sa kanya kung ano yung nalaman natin tungkol kay Ernest. Christian is a friendly, funny, and smiley guy. At in-invite pa niya kami dito sa kanyang apartment para matikman ang kanyang lutong Polish food. At first time ko pa, mga Inday, na makatikim ng isang Polish food. At nag-prepare talaga siya dito sa kanyang table, mga Inday. So you are vlogging also? Yeah. Well, I'm just starting, yeah? Ah, okay. Yeah. Now recording everything, yeah, just, you know, just to share every week one video, yeah? Ah, okay. Yeah, that's my plan, yeah? I've been already, you know, that procession in Manila when was like 1 month ago? Of that blood Jesus, something like that. Yeah. So I have also vlogged from there, yeah. Ah. I have vlogged from Valencia also, yeah. So will be a lot of them, yeah. I got already like 5 vlogs ready, yeah. Just I need to time, you know, to set it, yeah. And then when I'm gonna have like 10 vlogs, then I start it, yeah. Wow, nice. How is it? So let's put it. Oh wow. Polish food. Yeah, it's like traditional Sunday Polish food. Oh, hot. So warm. Yeah, hot. Oh, chicken. You like chicken? Yeah. What do you want to drink? Drink? Yeah. Anything. What do you want to drink? Anything. Water? I have also juice, I have coke, and I have Boracay room. You already drink? Is it cold? Yeah, it's cold. Because it's like a salad, yeah? Ah, okay. Yeah. So how long you been here in the Philippines? 2 months? Now I'm already 2 months. But I've been here before, on April basically, yeah. And then I just come back to home, just sort my things, and I move on Philippines. Ah, so you were staying here for good? Yeah. I also doing like dropshipping, like selling products. Dropshipping. Yeah, selling products online, yeah. So you wanna sit there or here? It's okay here. So that, yeah. Okay, so I will. We need to just sort that one. Okay, let's eat, yeah? Okay, let's taste this Polish food. I think you're gonna love it. You messaged me because of Ernest? About that Polish guy. You wanted to help him? Yeah, if possible. Yeah, it's hard for him to... how can we going to go back to Poland because he don't want to go back to Poland. I already contact the embassy. The Poland embassy, but they said but he don't want to get a Poland passport, he want to get a Filipino passport, which is very impossible. Yeah, for Polish people especially, yeah. If he don't have wife, well he had wife, yeah? They was married or now or just married. Yeah. Yeah, so it's possible to get him for that Filipino passport. Ayan mga Inday, so sa part na ito is patuloy kaming kumakain at nag-uusap-usap. Sinabihan ko siya kung ano mga nalaman ko tungkol kay Ernest kasi na-meet ko yung ex-wife ni Ernest pero hindi ko lang ma-share sa inyo mga Inday kasi isa po siyang confidential. So sinare ko na lang sa kanya kung ano yung mga nalaman ko tungkol kay Ernest, kung gusto ba niyang tumulong talaga kay Ernest. So much for this question. You're very welcome. May apple pa Inday oh. Me too. So your apple left is very little. Don't worry, just keep it. I still have more in the fridge. So I eating that on the breakfast. You can have also that also. This is too much. I love fruits also, so just like have it, you know. More healthy. Like thank you so much. Thank you so much, Christian. Your chicken is so good. That's good.
Alright, nice to hear that. Yeah, thank you for inviting us for dinner, Christian. You're very welcome. And very it's so welcome. Nice to meet you. Nice to meet you too. And we will see again each other. So yeah, yeah, right. Yeah. Just message me when you are planning with you and your girlfriend to go to Mabinay. Yeah, sure. When you planning your next travel? Next month. So we will gonna catch each other. Yeah. I think Monday or Tuesday we will be there definitely. Okay. Yeah. So no rush. It depends on your girlfriend availability. Yeah. I'm gonna talk.